virtual kwentuhan at kulitan. Be productive by coming up with our own business. Always remember that God is good. Take a break to pause, to relax. Hindi ko mabilang. Ang daumi. Carry natin yan. Dahil level up na ang bonding natin online. Showbiz crush ko si Zanjo. Stay connected sa mga paborito mong artista. Tuloy-tuloy pa rin po yung process of learning. Ano yung theme song nila nung boyfriend niya or girlfriend niya. Got it because may meaning sa akin. Marami akong sana sa buhay. 18 Blackpink merch. Watch the play and have fun with yung new normal. Sana. Ito po actually yung room ko. So, ayan. Pretty siyang tingnan, pero masarap. Social distancing. All these and more only on Kapamilya Chat. Anak, sagrado ang katawan natin mga babae. Ibibigay mo lang ang sarili mo sa taong mahal mo at karapat-dapat. Tutuloy ka ba talaga? Layo talaga na Cyprus eh. Kailangan ko to gawin para sa pamilya natin. Earn as much as 60,000 in your money. Just work hard and obey me all the time. There's a misunderstanding, sir. Don't worry. I have control of your own business. I'll be very gentle. Sa kagustuhang mabago ang kanilang kapalaran, ibababa ang sarili. Tell me what you want. I'll do it. Para iangat ang buhay. Alam niyo, pag sa Pilipinas ka talaga nagtrabaho, no? Nanga ka. Alam niyo ba itong pinapasok niyo? Kumanda ka mababoy dito. No! Pero sa malaimpyernong lugar... Hindi ko na kaya! Ayos, natakas tayo, ah! Magiging langit nila ang isa't isa. Limutan ko yung sapatos ko. Gusto mo pa babalikan? Bilang bahagi ng 3 dekadang pasasalamat ng MMK, handog namin ang natatanging kwento ng katapangan ng mga kababaihan. Sinisira mo lang ang buhay mo sa ginagawa mo. Hindi akong huhusgahan dahil ginagawa ko lang ang kailangan ko para makatagal dito. Akala ko mababaliw na ako sa bawat sampal, pangbubugbog at pang-aabuso. Yan lang ang nagligtas sa akin. Sa 3-part special presentation ng MMK, Kapamilya Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga kapamilya natin all over the world, I'm Jeremiah and welcome back to Kapamilya Chat. Kapamilya, we are now streaming live via makalaalamokaya.abs-cbn.com/chat. At syempre, live na din po tayo sa ating official Facebook and YouTube pages. Happy, happy Friday sa lahat ng ating mga kapamilya nakatutok this afternoon. At syempre, bago tayo nagsimula eh, napanood na nga natin ang trailer ng MMK episode na mapapanood natin bukas na yan. Ito ay parte ng kanilang 31st anniversary. Kaya naman handog sa atin ang maalaala mo kaya ang 3-part special episode na walang iba kundi ang hashtag MMK Scarlet Women. To join us this afternoon, makakasama natin ang dalawa sa mga bibida sa episode na to. Let's all welcome live here on Kapamilya Chat, we have Miss Jenny Miller and Miss Meg Imperial. Hi! Hello, everyone! Hi, Jeremiah. Good afternoon po. Hello, hello. Good afternoon. Hi, Miss Meg. Guys. Good afternoon. Bati good afternoon, Jeremiah. Hello sa inyong lahat na nanonood. I hope ma-enjoy ninyo ang chikahan natin today. Yes, mga kapamilya! Hello, hello, guys. Ayan na nga. Pero syempre, first of all, welcome dito sa Kapamilya Chat ulit, Miss Meg, Miss Jen. Yeah. Syempre, eto na nga, pag-usapan na natin. Parang kumbaga, earlier this week, in-announce na nga ng MMK ang kanilang, kumbaga, 3 dekadang pasasalamat. Nung napanood nyo yung parang plug na posted sa social media ng MMK, ano yung first reaction nyo after watching that video? Nasad, of course. Nakakaiyak. Kasi... dito rin ako nagsimula rin sa MMK, yung sa acting career, I mean yung drama, kasi at first sa mga comedy ako eh, sinabak. Mm-hmm. Tapos na nag-MMK ako, dun ako, my God, ito pala yung pagiging artista, dapat makapasa ka. Alam mo yun sa quality ng acting sa MMK. So, ang bigat lang, for 31 years, bata pa lang ako pinapanood ko ng MMK. Tapos ito, at part pa rin kami ng finale ng MMK, sobrang malaking karangalan din. So, sobrang lang nakakasad. Yeah. Galing. Uh-huh. Sa akin naman, aside from, syempre, hindi may iwasan naman that maging emotional ka because naging part ka ng MMK. But also sa akin, bigla nag-flashback all my episodes, kaya napapost ako. Lahat ng iniyak ko
Alam, yung pagod ng taping, nag-flashback sa akin, and at the same time yung happiness ko din na naging part ako, na parang at least sa tatlong dekada na yun naging parte ako ng parte ng MMK, kaya sobrang thankful ako at nagkaroon ako ng opportunity to try different types of roles at pinahirapan talaga naman ako, in fairness. Wow. Ayan ang, speaking of talaga mga nahirapan, mga unforgettable moments, sabi nyo nga nagawa nyo na ilang episodes din dito sa MMK. Ano yung masasabi nyo yung pinaka, kumbaga, unforgettable moment nyo or episode na ginawa nyo for MMK? Ikaw, ate. Ayan, napatrowback na talaga, Miss Jen. Oo nga. Unforgettable sa akin yung kauna-unahan kong episode with Dimple Shumana, Dominic Ochoa, siguro. Kasi yun yung hindi pa ako ganon into acting, into drama. Tapos kailangan kong umiyak. Hindi ko pa alam. Kulang pa ako sa workshop. Hindi pa talaga. Kaya yun yung hindi ko makakalimutan na sabi ko, sa next time na mag-EMMK ako, dapat meron na akong ma-improve. Kailangan ko masabing artista ako na deserve ko na maging part ng MMK ulit. Yun yung unforgettable sa akin. Parang ate ako din, gaya-gaya. Parang yung first ko din, yun din ang iniisip ko kasi naalala ko, sobrang kabado pa ako kasi syempre galing ka sa ibang estasyon. Iba yung makakatrabaho mo, yung mga actors ng ABS-CBN na para ang gagaling na. So, yung nervous ko nung first day, tapos kailangan mo umiyak. Parang dun, nahirapan ako umiyak kasi parang nasa starstruck ka. Kasama ko lang si Ketchup Eusebio. So, love story naman, hindi siya sobrang, sobrang as in, bigat na bigat for MMK. Pero still, yung magpakita ng gilas ka kasi gusto mo masundan yung MMK. Oo, kumbaga i-give mo yung 100% mo kasi MMK to, 'di ba? Para hindi na makaulit. Oo, mahirap. Pero ito nga, paano naman nakatulong ang MMK sa inyo as artist to be a better sa inyong craft talaga? Naging challenge for me. Talagang alam mo yun, para kasing pag MMK, pag kinuha ka sa MMK, dapat magaling ka. Magaling ka, dapat magaling ka, dapat may ma-improve ka, dapat yung character mo, mapanindigan mo, maipakita mo sa kanilang lahat na deserve mo yung role na binigay sa'yo, or else parang hindi ka artista, parang ganun for me, ha? Oo, kasi pag hindi ka nakapasa sa quality ng MMK na acting, parang wala, dyan ka lang. Yes, alam mo yan, parang wala kang maranating kasi ito na yun eh. Ito yung standard ng acting eh. Pag di ka nakapasa, my God. Yun lang for me. Ano nga ulit yung tanong? Tanong mo, Jeremy. Paano nakatulong sa iyo, Miss Meg, as artist, maging mahusay sa iyong craft, ang MMK? Paano siya nakatulong? Sa lahat ng mga MMK, sobrang ang laking naging tulong niya kasi nabigyan ako ng opportunity to try different types of drama, different characters, and at the same time, iba-ibang iyak. Kasi wala ka na yun. Ang dami ng iyak mo, pare-parehas na kailangan mo ng iba. So, alam mo yung parang nabibuild yung character mo as an actor. Kasi after mo ng MMK, parang kailangan mo, another MMK episode mo needs to show another different side of you. Different. Oo, kasi hindi pwedeng paulit-ulit. Kasi para, parang dun yung basihan nila, feeling ko. Feeling ko nung time na yun, yung basihan ko ng next project mo. Kaya kailangan laging, nag-challenge ako sa MMK episode. And dun talaga, masasabi ko na, nahubog talaga ako bilang artista doon kasi lahat ng episodes talagang kailangan ibigay tulo talaga.
Ganda nung sabi mo, Miss Meg, na parang iba't ibang level ng pag-iyak. Kasi totoo yun eh. No? Kumbaga, yung may iyak na talagang malungkot ka, iyak yeah. na dahil sa ganitong sitwasyon. Yeah. So, iba talaga. And totoo din, na kapag ka ang artista ay nag-MMK, ibig sabihin mahusay talaga. Na parang, ay si Miss Meg, si Miss Jen, nag-MMK yan, mahusay yung mga actor yan. Bukod sa mga nagawa niyong episodes, syempre, ano pa yung mga other MMK episodes from the past na napanood nyo at talagang tumatak sa inyo? Kahit sinong artist na nag-portray ganyan. Ano ba yung episode yung napanood ko? Ano? Oh my God! Another throwback na naman po tayo, mga kapamilya. Oo nga! Ang hirap! Ang dami ko na napanood na MMK na sobrang siguro, hindi na lang episode. Siguro, ito yung pinaka ano, yung episode ko na lang na natatandaan ko yung pinakahuli na sobrang tumatak talaga sa akin dahil sa story niya is the mother's love. Kasi parang I'm very sensitive about my mom. So parang sabi ka story na yun, sobrang I love the concept about showing mm-hmm. yung love ng isang mom. So feeling ko yun yung parang tumatak talaga sa mm-hmm. akin that I can relate to. Ayan yung A Mother's Love, yung kay Miss Meryl Soriano tsaka kay Aljon Mendoza talaga. Something close to your heart talaga, Miss Meg. Yes. How about you, Miss Jen? Sa akin, marami ring episode. One, yung kay Angel Locsin ba? And Dimples yata yun. Yeah, mabigat din yun. Parang two-part episode din ng MMP yun. And yun, sa akin din, yung sa ginawa ko naman, itong last ko rin, with Yen Santos. Doon ako nanibago sa MMK kasi light siya. Medyo comedy. And unexpected, nag-number one yata yun. Wow. So, with Rafael Rosell. And yun, nagtumatak sa akin yun. And thank you for that. Okay. Ayan na. Message sa lahat ng mga kapamilya natin na talagang full support mula simula until now na tayo ngayon nagsiselebrate ng 31 taon ng Maalaala Mo Kaya. Message to all our kapamilyas out there. To all, sa lahat ng mga kapamilya natin dyan, maraming salamat po. 31 years ng MMK. Hindi kayo bumitaw. Grabe, hanggang ngayon pag sinabing MMK, iba. Kaya thank you po sa pagsubaybay for 31 years. And eto na nga po, magkakasama-sama tayo sa huling mga episodes ng MMK. Kaya kapit lang, maganda po ang storya nitong Scarlett Sunet. So thank you sa lahat ng buo ng MMK for the opportunity. Alam mo yun, nahubog ako dito sa MMK. Simula na nagsimula ako sa pagiging artista. At hanggang ngayon, maraming salamat. Isang malaking karangalan na maging parte ako ng MMK. Thanks, Miss Jen. Yes. Miss Meg. Maraming salamat sa lahat ng sumubaybay, sa lahat ng episodes ng MMK. Sana may mga napulot na aral, may mga na bagong buhay because of MMK. Salamat patuloy na pagsubaybay and sana supportahan nyo rin ang mga episodes pa na darating ng MMK. Thank you so much dahil naging bahagi kayo ng mga kwento namin. Ayun na nga. Speaking of upcoming episodes, ito na nga, parte ng 31st anniversary ng MMK ang inyong episode na 3-part special. Ito nga ang Scarlet Women. Noong nalaman nyo na you will be back to do an MMK episode, ano yung naramdaman nyo? Nag-flashback ba na parang, ngayon, kayang-kaya ko na to, madali na lang? Or any challenges talaga na kinaharap? Sa totoo lang, compare sa lahat ng mga naging, ito yung relaxing sa akin, but not for Karina and for Kayla. Diba? Aminin mo yan, ate, diba? Sabi natin, yes. Parang sa atin tayo, na-relax na tayo for this. Kasi at least hindi tayo yung focus na nasi-stress at iyak na iyak. Pero awang-awa naman kami kinakailan kayo. Sa dalawa. Ang sakit sa puso nilang panoore na parang okay ka lang. Yeah, so sobrang ganda ng episode na to. At saka makikita nila yung iba't ibang sides ng pinagdadaanan ng mga kababaihan. So mapapakita dito how strong
ang mga kababaihan, not only sa mga, alam mo yung gawaing bahay, but also sa buhay in general. Yes. Ano nga ulit yun? Diba? How do you feel? Lalaki, eh, how do you feel to be back sa MMK in part of 31st anniversary ng MMK? When they asked me about dito nga sa MMK, syempre grateful ako. Pag MMK talagang mahirap tanggihan yan at saka talagang masa-challenge ka, isa-challenge mo yung sarili mo nga dyan. So, nag-go ako. When I read the script, umiiyak na ako. Script pa lang mabigat na sa kasi nung binabasa ko. So, what more nung ginagawa namin? So, nag-usap-usap nga kami. 5 girls kami dun sa sa story na yun, diba? Isang sequence lang naalala namin masaya kami. Walang umiiyak. Ganun, umiiyak kami. Ganun siya kabigat. Kaya, abangan nyo lahat yun. Kasi, ang ganda-ganda ng episode na to. So, mabigat siya, pero pupulutan niya ng aral. Makikita niyo how strong yung women dito. Dapat na maging strong ang mga babae. Yun lang yun. Totoo. Yeah. Let's talk about your characters dito sa Scarlet Women. Miss Meg, you're playing the role of Glenda. Wow, naalala ko pa ate, di ba? So si Glenda kasi, siya yung mukhang palaban lang. Mukha lang siyang palaban on the surface, pero wala kasi siyang choice. So yung character niya magpapakita na sa panglabas niya, go lang siya, kaya niyang tanggapin lahat kung ano yung binigay sa kanyang trabaho. But kapag nasa likod na, inside, dinudurog yung puso niya na parang why? Bakit anong ginagawa ko dito? Ba't ko ito ginagawa? Para kasi kailangan maging strong siya para din sa mga kasama niya. Yun yung Glenda. That's Glenda. Miss Jen, kayo po. I play the role of Trina, a single mom of 2. So sa hirap ng buhay sa Pilipinas, nakipagsapalaran sa ibang bansa, napunta sa Cyprus, na inakala na decent job yung aabutan niya doon, but then yun nga, victim of human trafficking. So andun yung gagawin niya ang lahat para sa mga anak niya. Alam mo yun, lulunukin niya lahat, pikit mata niyang gagawin para sa pagmamahal sa mga anak. At siya din yung maglilid dun sa, yeah, ako kasi yung, syempre, eldest dun sa mga girls, di ba? So ako rin yung nandun para mag-lead sa kanila, mag-guide sa kanila. Ako yung nagsasabi sa kanila, ito yung dapat natin gawin. Dito tayo, kung ito yung nangyayari, ito yung gawin natin, girls. Ito yun. Wow. So yun. As a leader pala si Trina dito sa episode na to. Yeah, ako yung ate nila doon. Follow the leader. Yun na nga. Kanina na-mention yun na parang out of 5 sequence sa sinot, isang beses lang yung masayang eksena. Gaano naman yung experience nyo behind the camera? Kumusta yung working experience nyo with the cast? Masaya, daming chikahan, daming episodes na lang panood ni Ate Jen. Ng tawa behind the camera kasi wala nga eh pag magte-take na puro iyakan. So after that tawa na lang kami ng tawa kung ano yung pinapanood naming episode. Hindi na diba? Madistorbo syempre sila ano pag moment na sila, so hinahayaan mo na namin sila. Pagkatapos nilang umiyak, doon na lang kami tatay. Ganun yung nangyayari. Ano yung support system syempre namin. Yes. Lalo na pag yung mabigat, lahat kami iiyak. O alam mo yun, isa na lang to, kaya na natin to, bago mag-pack up, kaya na natin to, umaga na, gawin na natin to, kain, ganun talaga. Teamwork na talaga. Oo, teamwork kami doon. Pero speaking of mabibigat na eksena and iyakan talaga, kayo ba, paano kayo like kumakala sa character nyo after like a heavy breakdown scene? May times ba na as actress, nahihirapan kayo like bumitaw doon sa eksena? Paano nyo po na-handle yun? Always for MMK episodes, ang hirap bumitaw. Lahat ng MMK ko, parang pag-uwi ko, parang ang sad-sad ko pa din. So, I think, ako ang coping mechanism ko dyan sa pagganyan, pag hindi ka makabitaw pag after ng ano, is I read a different, ano, yung gusto ko talaga in real life, like, gawin. Like, I love reading animes, para ma-divert yung attention ko na, this is reality.
So, yung mga ganong bagay para hindi ako nanonood ng mga drama, ng mga ano. Kasi mas lalo akong nalulungkot. Mabigat lalo. Lalo parang, yeah. Ano? Ganon. So, pero yung masasaya, like I love anime, so napupunta ako manonood ng anime, manonood, magbabasa ako ng manga, anything na opposite. Malayo. Mm-hmm. Yeah. Para bumitaw, ang bigat. MMK kasi, lalo na to, itong ginawa namin. And with Direk Dado. Kasi kung paano niya rin kami i-motivate, the five of us, mabigat. Tapos with the music, minsan magpa-play sila ng music. So after the eksena, ang bigat pa rin ang feeling mo. Yung sinasabi ko, ang grabe naman yung music na yan. Parang first ano pa lang, what do you call that? Yung first line pa lang ng music, maiiyak ka na eh. So hindi ka pa rin makakala. So I... Normally, ang ginagawa ko sa mga ganyan, I talk to friends after. Yung happy thoughts. Uy, usap tayo. Anong mga, anong ibang kwento. Gusto ko maalis sa isip ko lahat ng mga, yung mga ginawa kong eksena, ganyan. Yun, ganun lang. And I watch yung mga series. Comedy naman, para gumaan. Yes. Kumbaga, kailangan i-divert talaga yung attention sa something na light at mas masaya talaga. Diba? Like ito, ginawa namin, itong MMK, I watch yung mga horror, thriller. Tinatanong ko sila, Meg, ano pang next na pwede i-watch? Yung mga ano, gusto yung mga documentary. Mga documentary. Ayun. Watch so, yun yung mga... Oo. Kaya minsan, kapag yan, tahimik na kami sa tent, ayan, si Meg nagdodraw yan, ako I watch, ganyan kami, kanya-kanyang ano, kung paano namin bibitawan yung mga characters namin. So, sobrang bigat. Dapat abangan ng ating mga kapamilya talaga. Right. Pero, balikan lang natin si Karina and si Kayla. How will you describe? Ito, unahin natin si Karina Bautista as actress. Papaano niyo siya nakikita and how she works? Si Karina, very raw. How do I say this? Raw the way she acts for me. Like, sobrang natural. Like, you see yung mga little nuances kahit sabihin mong nagsisimula pa lang siya sa pag-arte, meron na siyang nuances, which is good for mga artista, diba? Kailangan importante yan when we play different roles. So, I think sobrang laki ng potential ni Karina, and I'm happy to work with her kasi sobrang bait din in person. Like, very, very young. I feel so old. Yeah. What is that? I feel so old. Miss yeah. Jen, kayo po. With Kare, Karina, working with Karina. Kare! Like sinabi nga ni, you know, ni Meg, ropa, pero alam mo, nandun yung desire niya. Desire niya to learn more. And, talagang yung passion niya into acting. Talagang, ate, alam mo yun, pag hinag mo lang siya, ramdam mo sa kanya eh. Iiyak ito, talaga agad yan. Yun. Iiyak na agad siya. Kaya mo yan, ganyan. And alam ko malayo mararating ni Kare. Yung dedication niya sa work niya, yung sa craft, binibigay niya lahat eh. So, kung ano man yung mararating niya, deserve mo yun. Totoo yan. With Kayla Estrada naman. Kumusta si Kayla? Sweet, sobra. Personality-wise, in person, sobrang sweet niya. Hindi mo akalain na yung mga kontrabida characters niya. sobrang bait. And magaling talaga. Like, sobrang focus siya. Hindi mo mga madidistorbo talaga siya. Pero kahit ganun, parang ang maalaga rin siya sa mga kasamahan niya. She asked if okay lang kahit alam mo yon, kahit siya na mismo, gusto namin tanongin, okay ka lang ba? Kasi, umiiyak ka na naman. Alam mo yon. So, sobrang sarap din katrabaho ni Kayla. So, kaya nga lagi kami, ano, kahit nakikita kami outside after that episode, sabi namin, uy, let's meet up. Kasi, sobrang sweet na naka-work ni Kayla. And, sobrang galing din. Ang laki ng, improvement lalo niya sa mga napanood ko sa kanya. Sobrang galing niya umiyak. Alam mo yon, feel na feel niya talaga yung character niya to. Talagang binuhos niya yung lahat-lahat for this character. So, sana makita niyo lahat yun.
Yes. Miss Jen. Si Kyle, sobrang sweet. Actually, tahimik. Hindi ko rin akalain na kalaban din pala si girl. At first, kasi tahimik yan. Oo, sweet lang. Hello po. Oo, napakagalang ate. Ganyan-ganyan. And, yun. Ano siya eh? Sinasabi niya, pag hindi siya, what you call this, hindi siya contento doon sa ginawa niyang eksena, sasabihin niya kay Direk, Direk, isa pa, ganito pa, may ibibigay pa ako. Wait lang. Talagang gusto niya i-prove pa yung sarili niya. And yun yung maganda, di ba? I mean, hindi siya relax. Nakaibita lang na, okay na to, sige, pwede na yan. Okay na sa inyo, so okay na yan. Siya hindi. Yes. May puprove pa ako, Direk. Wait lang, ito po, ito pa po. So, yun. Kaya nga minsan sinasabi niya, yung oras, inabot tayo ng gantong pack-up eh, ganto ganyan. Kasi nga, meron pang eksena ng ginawa na feeling niya kulang pa. So, he asked for another take pa. Sabi namin, okay lang, ano ka ba? Sige lang, go lang. Basta, gawin mo lahat. Kung yung gusto, kung yung best mo. Yun. And malayo pa rin na mararating ni Kyle. Yeah. Ay, ang ganda ng trivia, no? Miss Jen, no? Na kumbaga si Kyla pala, eh kahit kumbaga good take na, kapag alam niya may ipipiga pa siya, pipigain niya talaga. Hindi siya mapakali, diba? Sinasabi niya sa amin, hindi eh, meron po eh, gumaganon siya. Totoo, pipiga pa talaga. Oo, digo, sige pa, sabihin mo na kayo direct, gumaganon. Ayan na. Pero kayo ba, in real life, in relate to your characters sa sina Trina and si Glenda, kaya nyo rin ba gawin yung mga hinarap or finis ni Trina and ni Glenda kayo in real life? Makakaya nyo din bang gawin nila? Para makaangat sa buhay? Ako, oo. Gagawin ko. I mean, kaya ko makipagsapalaran sa kahit anong ano pa yan, sa ibang bansa or what. Basta para sa mga anak ko. Pero syempre, I'll be careful na hindi ako maging victim ng human trafficking, illegal prostitution or what. Pero gagawin ko lahat para sa mga anak ko. Nalaban talaga. Nalaban ako. Yes. Pasensya na sa mga aso ko. Anyway. Sorry. Sa akin, syempre, kung ngayon ko sasabihin, sasabihin ko, hindi ko makakaya kasi nasa privilege tayong ano. Pero if I think about it, na nandun ako sa position na yun ngayon, wala akong choice but to fight for, di ba? Kasi you need to survive eh. So, gagawin mo lahat para lang ano, mag-survive dun sa sitwasyon na yun, makabalik ka sa mga taong mahal mo sa buhay. Kasi hindi ka naman pwedeng gumive up na lang. So, I think I would do the same given the same situation na wala silang choice. Yeah. Gagawin lahat all for the love of family talaga. Yes, yeah, of course. Pero sa ganitong mga pagkakataon, like, papaano natin may empower yung mga kababaihan in times like this, sa tulad ng nasa kwento nitong MMK Scarlet Women, in your own ways or perspective niya? Paano? I think for me lang, ang masasabi ko lang for that all women, lahat tayo may choice to choose what life we want to live. So, walang magdidikta nun kung ano yung dapat mong gawin or kung ito lang yung kaya mong gawin. So, sa lahat ng mga babae, marami silang kayang patunayan. Hindi lang sa gawain sa bahay lang, hindi lang sa para pagsilbihan ang mga kalalakihan, but also to stand for themselves. Na kaya din lang to build their own career, you know, to live alone kung walang choice talaga, kaya nilang mabuhay sa sarili nila. So, yung strong ang mga babae, nami-mistake lang silang weak because of their lack of strength physically, but emotionally, mentally, they're strong. So, yeah. Yeah. I agree. Hindi porket babae mahina. We're strong. At hindi natin kailangan maging dependent. So, kaya nating itayo yung sarili natin. Basta, yun nga, right choices in life. And, basta ano lang, focus lang tayo. Hindi, wag nating porket babae yung gender. Hindi yan eh. Equality na ngayon. So,
be strong lang and isipin lang natin, kaya natin lahat. Yun. Laban talaga. Lesson or takeaway nyo after doing this MMK Scarlet Women episode na pwede nyong i-share sa mga kapamilya natin? Miss Meg, nakamute po. Ayan, namute. Ulit, again. Sabi ka naman. Sorry. Ang takeaway ko dito, habang ginagawa namin to, sabi na-realize ko that kahit saang parte ka ng mundo, meron at meron ka makakasama and you're never alone. Meron at meron tutulong sa'yo. You just have to open up and the possibility na kahit saang lugar, hindi ka nag-iisa. And meron babaeng nandyan tutulong sa'yo, maging kapatid mo, hindi man like kadugo, but you know, turing mong kapatid kasi parehas kayo ng sitwasyon. It's not just you, pero meron ka pa mga kasama. So, hindi mo dapat isipin na mag-isa ka. Yeah. For you, Miss Den. Huwag kang matakot. And huwag kang sumuko. Alam mo yun, sa lahat naman na nangyayari sa buhay natin, lahat yan, I believe lahat malalampasan natin. Basta, yun nga, kung nasan man yung and kung nasan man tayong sitwasyon, wag natin isipin na wala ng pag-asa. Nandito na tayo. So lalo pa nating i-down yung sarili natin. No, meron diyan na may ibibigay na tutulong sa iyo. Basta tanggapin mo lang yung help na 'yon. Alam mo 'yon, hindi yung ano ka pa sa sarili mong wala na, down na ako, wala nang pag-asa dito. I mean, nalugmok na ako dito sa sitwasyon na to, so wala na. Hindi, meron, nandyan lang. Basta tanggapin, i-accept mo lang yung mga taong tutulong sa'yo. Yun lang. Yun. Be open, di ba, sa mga help na ino-offer ng mga tao na sa paligid. Pero syempre, be careful din sa mga help na ibibigay sa'yo. Di ba? Hindi lahat talaga, di ba? Hindi lahat ng tulong. Oo, totoo. Yes. Pero ito na nga, invite yun na Miss Meg, Miss Jen, ang ating mga kapamilya na panoorin ang first part ng inyong MMK Scarlet Women episode. Bukas na. Go ahead. Yes. Go Ate Jen. Yes, everyone! Mga kapamilya, bukas na po ang first part ng episode namin na Scarlet Women. So sana abangan nyo po 8:30 PM. Dito po yan syempre sa Kapamilya Channel. At yan, makakasama po namin sila Kyla Estrada, Karina yes. Bautista, Trina. Like si Trina. Yes. And yes. Yan si Meg. And Kami, of course, Ate Jen. And this is directed by Direct Dadol. Napakahusay na si Direct Dadol. Yes. So abangan nyo po sana. Please watch our MMK Scarlet Women. So, yeah. Ayan ang, again, bukas na mga kapamilya, 8:30 PM sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, I Want TFC, TFC at A2Z. O, ayan, ang daming platform, so many ways to watch the MMK episode. So, talagang hindi natin mamimiss ito. Pero syempre, sa lahat ng mga kapamilya natin na nakatutok via Facebook Live, lipat na po kayo sa ating official YouTube channel or sa ating website dahil may mga challenges tayong inihanda for Miss Jen and Miss Meg. Yeah man, Facebook Live viewers, lipat na and we'll see you guys there. Bye! Eto na, dire-diretso na tayo. Miss okay. Meg, Miss Jen, wala na commercial gap. This time okay. around, parang medyo mapapatrowback lang tayo ng konting-konti lang dito sa ating Kapamilya Chat First. So may mga questions oh lang ako about your first times, first, or anything na first, ganyan-ganyan. Tapos, konting trivia lang about that. Alright, let's start with una, ito. First mong na-splurge sa sahod mo as an actor? Ano yung binili noon? Ano ba? Di ko maalala yung unang binili ko. Pero feeling ko, ako kasi, kami kasi nung family ko, mahilig kami kumain outside. Pero siguro yung first kong ginawa noon is we eat out na yung wow. mas mahal. Oo, medyo nakakaangat-angat ng konti. Nakakaangat sa buhay. Yung dating dinadaanan mo lang, inano namin nun. Wow. Sabi, for today, dito tayo. Yeah. Achievement unlocked, diba? Yes, true. Ako siguro out of town. Yeah, trinit yung family ko for an out of town. Banding,
And yun, sinagot ko lahat yun. And yun, na-feel nila, uy, kumikita ka na nga. May pa-out of town din. Oo, may pa-out of town ka na. For the family. Eto, ayan. Susunod naman, first out of the country, saan nagpunta? Na hindi trabaho. Oo, yung hindi trabaho. Doon tayo sa bakasyon talaga. Oo, Hong Kong. Ako Hong Kong with family. Dinala ko silang lahat nun sa Hong Kong. So, inyong pinunta namin. Feeling ko yung pinakamadaling punta. Starter pack, di ba? Starter pack yun eh. Oo, Hong Kong din, with the family. Yun yung first. At saka yun yung first na out of the country rin yata ng family ko. Oo, wow. Oo, tuwan-tuwan. Lahat. Next, eto. First time mag-perform on stage, saan at kailan? Aha. First on stage. Hindi ko alam kung event ba yung first ko on stage. O ibang, basta variety show din ata. Mm-mm. Pero sa ibang ano no, nung nagsisimula ako. So, ma-dance-dance, ganyan. Oh. As dancer yan. Yeah. Ako dance, yan. Dance. Mall show. Mall show pro. Oh, wow. Mall show. Pwedeng oh, nga no. Oo, hindi ko makakalimutan 'yun. Parang dito yata sa Araneta, yung Christmas Chuchu, ano yung opening, yung Christmas tree. Sa Araneta, so sumayaw kami doon, nawala pa yung phone ko. So kaya hindi ko makakalimutan 'yun. Yun yung first na mall show. Oh my god, scary. Sobrang unforgettable nga niyan. Oo. Unforgettable. Next, yun. Nako, eto naman kaya. First time magka-boyfriend, ilang taon? Oh my Hello? God, ate, first time daw. Ate, ate, wag naman 10 years old, ate. Ako, siguro, parang feeling ko, first year high school. Ayan, wow! Puppy love, ganyan. Aga! Aga ka dyan. Nakakaya, so, ano ba? Ayan, nagkakabukingan na nga po mga kapamilya. Si Miss Jen kaya. Ako siguro, hindi, puppy love, fourth year high school, mga ganyan. Ayan, fourth year. Oo, oh, oh, huwag ka na, yaan mo na, probinsyana to. Next, eto, first K-drama show na talagang tinutukan, pinanood mo. Oh my God, The Descendants of the Sun. Doon nagsimula lahat. Those. Mm-mm. Doon nagsimula lahat. Ako, hindi, lately, nung nag-pandemic lang actually ako nag-K-drama and the yun nga, the broken, ano yata, marriage vows. Parang ganun, sobrang busy before. Doon ka nagsimula? Oo, doon ako nagsimula. Yun, nagsunod-sunod na after that. So, wow, bongga pala mga K-drama. Oo, totoo. Next, eto. First food na na-master mo sa kitchen, ano ito? Oh! Oh! Ano? Brownies. Nag-bake? Oo, nag-bake ako para sa pagmamahal. True! Ano talaga ako ng itlog, nakakasunog talaga ako ng itlog. So, dun tayo sa brownies kasi bake-bake lang. Diet pa nun yung ano ko, pinibigay ko lang. Ako ano, muffins kasi yun, sa, ay, wow. Dahil din sa pagmamahal. Hindi, di ba? Sa pagmamahal. Oo, kasi US American citizen, so namimiss daw niya yung food sa US, so chuchu, pwede kang mag-bake ng ganyan. Mm-mm. Eh, yung food naman kasi may maid, so sila yung nagluluto. So, ang gusto niya yung baking naman. So, yun, nag-bake ako and eventually, naging business ko rin yun eh, nagpa-order. Ay, wow. Pumasa kay X, so yun. Muffin naman yan. Next, ito. First na taong nag-inspire sa'yo to be a better person. Oh my God. Nag-inspire sa akin. I think I would say na, not the first, but someone na nag-talk talaga sa akin is nating sabihin my boyfriend. Yan kasi doon nag-start na maging yung ngayon kasi maging independent in life. Yeah, mm-hmm. Doon nag-start na how to handle money carefully talaga. So, I think yun. To be a better person. Ako ano, ever since my parents. Well-guided oh, wow. Ako ng parents. Eh. So,
of course, pagdating sa pagmamahal, tanga ako, diba? Doon lang ako hindi nakikinig sa kanila. So, yan, kaya ganito nangyari. Pero, sa lahat, decision making, nandyan sila for me. Hindi silang nangingialam, pero andyan sila para ilatag sa akin. Okay. Ito, the pros and cons na magiging, kung ito yung maging decision mo, ito yung mangyayari. So, I'm grateful na andyan pa rin sila for me and thank God na pinapahaba pa yung life ng parents ko dahil talagang still, kailangan ko pa rin ng parents ko. Yes. Amen. Dependent pa rin. Thanks for sharing, Miss Meg, Miss Jen. At dyan nagtatapos ang ating kapamilya chat first. This time around, ito recent, alam mo, ako din mismo, Miss Jen, recently ko lang din to nalaman na ikaw nga a sister pala ng isa sa ating mga napakahusay na host ngayon sa Pai Channel, walang iba kundi si Ian Rances, sa napanood din natin noon sa Pinoy Big Brother Community Season 10. Pwede ka ba mag-share, Miss Jen, ng any kahit trivias or anything you want to share about Ian? Parang konting bookingan tayo dito. I'm honestly proud. Super proud ako sa brother ko na hindi ko alam na mag-excel siya into hosting. Alam mo yan, kasi dati wala lang. Gimmick na kami yan. Sila Meg kasama pa, di ba? Pero hindi ko alam na, ayan, he's doing good sa Pai Channel and sa Kumu na rin. And I'm happy. I'm so happy for him. Kasi dream niya talaga yan eh. Dream niya na mag-ganyan. So I'm so happy nandiyan na. And trivia sa kanya, ano ba? Siya ang pinaka-sweetest sa family. Till now, natutulog siya katabi ng parents ko pag nasa probinsya. Minsan, oo. Yan. Clingy siya sa parents ko. And sa akin din eh, nung nakatira siya sa akin, magkatabi rin kami natutulog. Oo. Sabi pa namin, sige, para makatipid sa kuryente. All the 2 bedrooms yun. So during, at night, kami dalawa magkatabi. Tapos pag-gising yun, sa kabilang room na siya. And siya yung nagbaband sa family namin. Siya tong, what do you call this? Nagpa-plan ng mga, like, ate sa Christmas dito tayo. Siya rin na magbubook. Sasabihin na lang niya, magkano babayaran, ganyan-ganyan na lang siya. Lahat planchado na. Yeah, siya mahilig sa ganyan. Sa organizer pala. Oo, siya si Mr. Organizer namin. And yun, ano ba? Basta siya yung sweetest. Sweetest among 3 boys yan na kapatid ko eh. Siya yung youngest. And siya yung pinaka-sweet sa kanilang lahat. Pero growing up, Miss Jen, nakita mo ba kay Ian na parang, itong batang to, parang gusto din nito mag-artista in the future or totally wala talaga? Yes, nakita ko sa kanya na. Sabi ko nga sa kanya, ngayon sabi ko, mas makapal na yung mukha mo sa akin. Kasi at first, gusto niya talaga eh. Gusto niya the exposure. Gusto niya yung ginagawa. Gusto niya on cam. Yung ganun. Gusto niya on camera siya. Kasi after graduation, sumama na talaga sa akin yan. So lagi, minsan siya na yung PA ko, siya na yung plus one ko sa mga out of town. So, expose siya. Nakikita niya kung ano yung mga dapat gawin. Pag pumasok sa showbiz, napag-aralan niya. And I know na yun yung gusto niya. Sinabi naman niya sa amin eh. Dream ko to. So, sana support niyo ako. And all the way, nandiyan naman kami for him. Lalo na nung sumalo siya sa PB. Ayan na nga. Pero paano mo siya ginaguide as bilang kapatid? Paano mo siya, ikaw ba binibigyan mo siya ng tips, advice kung paano pa mag-grow dito sa business? Lagi. Lagi. Alam ko yan pag... Ramdam ko pag medyo nasa ano na yan eh, medyo may problema, struggling na sa work. Andiyan ako lagi for him. Sabi ko, ayusin mo kasi, huwag kang ganyan, huwag kang mag-decide ng ganito, ganyan. Alam mong may masasaktan kang ganyan, so hinay-hinay lang. I-balance mo lahat ng ginagawa mo. Lagi, ate may ganito, ate may bachelor akong ganito, ate may ganito, ganyan. Oo, lagi yan. Sabi ko, pinasok mo yan, di ba? So wala, yan yung kasama yan. Kasama yan sa showbiz, sabi ko gano'n. Bahala ka to deal with it, pero for me, manahimik ka. Better, the best thing and the Galing. Best. So, yeah. Kumbaga, ikaw din pala, Miss Jen, yung sumbungan niya, yung takbuhan niya kapag ka may pinagdadaanan, di ba? And speaking of Kumu, yes, speaking of Kumu, Miss Jen, napakahusay ni Ian. No? Talagang binabansagan niya siyang Kumu King talaga dahil talaga napakalakas. May mga binibigay siya sa'yo, mga campaign prizes, Miss Jen. May mga ganyan. Yung
gas. Di ba? Hoy, meron ka pang gas? Pwede naman. Yung meron siyang nanalo sa dinero. Para mga vouchers, ganyan. Oh, vouchers. Binibigyan niya kami, yung buong family, binibigyan niya kami. O ate, ito sa'yo. Namimigay siya pag magkakasama kami. And, yun nga, sa Kumu kasi, like ngayon, nagpapatayo na siya ng bahay sa amin sa probinsya. Nakabili na siya ng lot. So, ngayon, ongoing na yung construction ng bahay. So, sabi niya, yun, doon nalilipat. Kasama ako. Kasi, ate, binigyan niya ako ng room doon kasi iwanan na namin itong bahay ng parents namin. So, ate, doon ka na. Kasi nga, mag-isa lang naman doon ako sa buhay. Alam naman, maiwan pa ako doon. And hindi rin naman ako lagi sa probinsya. So, ate, dito ka na. Pag umuwi ka, dito ka na sa bahay ko. And the parents doon na rin. The rest na the two boys naman kasi may family na. So, sabi ko, wow, thank you. Galing. Yun. Galing, ano yan, makipamilya yan si Ian. Ganda. Thank you for sharing. Thank you for sharing, Miss Jenny. At syempre, kung gusto pa natin makilala si Ian, I watch yung interview niya with Tito Boy. Napakaganda ng interview. Yes, oo. Panoorin natin yung mga kapamilya. Thanks, Miss Jen. Pero this time around naman, si Miss Meg, kanina yung dog niya talagang, kanina pa nagpapapansin sa camera talaga. Talagang, Pasensya na kayo. Papadiscover. Ayan na nga. Ipakilala mo na sa amin lahat. Miss Meg. Daddy! Sorry, come here. Sorry. Ay, kunin ko lang yung isa. Yung panganay ko. Go. Panganay mo. Tika dito. Oh, di ba nga? Baby. As a firm mom naman this time, si Miss Meg, imperial mga kapamilya. Mm-hmm. Oh, wow. So, itong mukhang laging malungkot, this is Miss Key. So, sobrang haba na kasi na hair niya. So, ayan. Si Whiskey to, ito 2 years old na siya. Whiskey kasi dati mahilig talaga kami sa whiskey. So, ang dami ng pinagdaanan na itong dog na tatlong beses na itong na hospital. Barbo survivor, poison, and operation dahil sa sobrang likot niya. So, yeah. So, anong breed ni whiskey, Miss Meg? Shih Tzu. So, itong papansin, this is 8 months old. Poodle. So, toy poodle siya na hindi na siya mukhang toy. Kasi medyo malaki na siya talaga. So, apricot yung color niya. Scotch yung name niya. Scotch. Pero tawag ko sa kanya Scotty. O, yan ha. Papansin to. So, eto sobrang ano naman. Sobrang epal talaga. Sobrang sweet. And epal talaga siya. Kamukha siya ng poodle ko, Miss Big One. Talaga? Poodle ko. Oo. Mamaya ko din natin siya. Pero ayan, paano mo minimaintain yung mga fur nila? Kasi yung Shih Tzu and poodle talagang parang high maintenance yung mga coat nila, yung mga fur nila. Paano sobra. Yung tips bibigay mo sa mga kapamilya? Sa akin, hindi ko siya masyado kasi sinusuklay. Kasi ayaw niya eh. Ayaw niya talaga ng sinusuklay siya. Pero lagi, hindi, nilalaro. Gusto niya, akala niya nakikipaglaro ako sa kanya. So, ginagawa ko, lagi lang siya may pag after outside kami, meron siyang paw cleaner na parang brush na igaganon mo na lang sa kanya tapos iwo-wipe mo na lang kapag galing kami sa labas. Tapos yung ano niya, pag hindi naman siya kasi pwedeng maligo everyday, hindi ko rin kaya. Matagal patuyuin. Pero patuyuin, totoo yan. At saka magastos. So, ang ginagawa ko lang sa kanya, meron siyang perfume, wipes ko lang, meron siyang perfume, meron siyang powder, meron siyang toothbrush, lahat na, Diyos ko, para ako kay anak. Kompleto talaga, di ba? Kompleto talaga. So, ano, yan yung ano ko sa kanilang dalawa. Tsaka treats, yan. Mahilig sila sa treats, mahilig sila sa, ano, sa mga kung ano-anong treats. Ano yung diet nila, Miss Meg? Ito, sila ba yung tipong naka-raw feed or dog food? Paano? Actually, sa kanila, dog food lang talaga sila yung pinaka-main nila everyday. I let them eat yung Aussie. Pinalitan ko sila ng Aussie kasi mahal si RC kasi, diba? Si RC, totoo din naman. Pero kasi, yung Aussie kasi, what I found out about it is sobrang hindi maamoy yung organic nila. So, sobrang hindi nangangamoy sa kondo yung mga poops nila. Kaya yun yung pinalit ko. Tapos maliliit lang din yung mga poops nila. Unlike yung mga sobrang lalaki talaga nung time na yun. Tapos sobrang nangangamoy talaga. So, I changed it. Then, diet. Half lang si Whiskey kasi mabilis tumaba si Whiskey. Unlike si Scotch naman, PG. So, okay lang kahit one cup lang sa kanya ng per puppy.
So, yeah. Food talaga. Ito totoo, sobrang pricey din naman talaga ng RC. Relate ako dyan, Miss Meg talaga. Diba? Kasi pag binigyan mo sila ng ano pagkain ng tao, ayaw na nilang kumain ulit ng mga food. Ah, oh gosh! O, diba magkamuha talaga sila? Meet and greet, here's Kenji, Miss Meg. Ay, Scott. Live na live, di ba? Naging Pets Day pala yung episode natin, Miss Meg. Oo nga, ako into cat. Kami ni Ian into cat. So, yun. Oo, totoo. Pero grabe, totoo yung struggle. Nakaka-relate ako dyan, Miss Meg, na talagang diba? Ang hirap din i-maintain ng ganitong quote talaga. Pero tiyaga lang talaga, di ba? Pero sobrang playful din talaga ng mga poodle, di ba? Advice na mabibigay ni Miss Meg sa mga... Ay, and then also I'll ask Miss Jen then later na mabibigay niyo po sa mga... gustong mag-alaga ng dogs na talagang parang hesitant sila? Mag-start lang sila sa isa. Huwag silang mabigla na parang ano. I think... Kunin ko nga rin, where's my cat? Wait, go, Miss Jen. Shih Tzu is the, ano, the beginners na, ano siguro, best beginner breed. Na breed talaga. So, sila maba, tamo. Diba? So, ayan, say hi to them. Kasi yun yung parang pampalayo sa kanila kapag super ano na. When they fight, when pasaway sila, yun yung ano pang ano so a few coins lang sa bottle. Yun talaga yung ano nila. So tinuro lang din sa akin yan from ano from pet hotel nila. So, yeah. Para ma-distract sila, diba? Ayan ang... So, sit lang. Treats na daw, Miss Meg. Treats na daw si Scotch, ayan. Please. Oo nga eh. Epali talaga eh. Pasensya. Buti ko pa mag-uwi. Ano yun? Ito naman si Miss Jen, ang kanyang... Anong breed ng cat ni Miss Jen? Scottish Fold siya. A girl, yan. 9 months old. Si Kochi. Before ano din ako dog lover tapos na into cats kasi inalis ko lahat ng maid so ang hirap i-maintain ng dogs eh pag wala ng aso maid, talaga yung blow dry niyan ubos yung isang oras an hour or two ba diba? Compared sa cat 1 month ko lang super low maintenance lang pag room tapos pwede ko siyang iwan like halimbawa 2 nights pwede iwan ang cats eh. So, alam mo, small amount lang yung food nila. And napaka-sweet. Super sweet. That's why. Nag-into cat na lang muna ako. Advice mo, Miss Jen, sa mga kapamilya natin na gusto mag-alaga ng pusa pero takot. Kasi, di ba, ang pusa, very unpredictable sila minsan talaga. Yes. Advice ako. At first, ayoko rin. Kasi sabi nga nila, baka ma-asthma daw ako or what. At noon din ha, at first hindi ko siya tinatabi pagtutulog. Pero, so sobrang sweet niya. Tsaka siya yung nagtatanggal ng stress ko. Pinanggigigilan ko. Tapos, napaka-sweet din. Ginigising ako. Alam mo yun, yung masarap. Masarap na may alaga pala. Yun. Kasi, for the longest time, wala. Tinanggal ko yung dogs. Nagka-love life. Tapos, nawala yung love life. Ayan, ngayon ko lang binalik. Ayan ko sila. Lang. Oo. So, ang sarap. Sila yung... Alam yung pag kinakadal mo, sila yung nandyan for you, tapos mapapasmile ka nila yung mga simple gestures na pinapakita. Oo, sarap. Kaya mag-alaga stress po reliever kayo. Talaga, di ba? Yes. Yes. At doon nagtatapos ang ating Pets Day. Pets Day na pala! No! Pero ito na nga, finally, again, invite you na ang ating mga kapamilya na panoorin ang 3-part MMK special nyo. Go ahead. Okay. Please, iniimbitahan po namin kayong panoorin ng 3 parts po ng MMK episode namin, MMK Scarlet Women. This is directed by Direk Dado Lumibao. 8:30 po yan tomorrow. Kasama dyan, Ate Go. Kasama po namin si Kyla Estrada, Karina Bautista, and si Trina Legaspi po, si Hopia. Kaya abangan nyo, of course, si Meg and yours truly. Bukas na po ang simula ng 3-part episode ng MMK Scarlet Women, so sana sabay-sabay po natin panoorin 8:30 p.m. sa Kapamilya Channel and Kapamilya Platform, online platform. Ayan. Yes, thank you. Ayan nga. Support mga kapamilya. Yes. Again, kasama natin Kapamilya live na live, we have Miss Meg Imperial and Miss Jenny Mila. Thank you. Siyempre, thank you.
Thank you po. At syempre sa lahat ng mga kapamilya natin na tumutok from the very start until this moment, maraming maraming salamat po. And don't forget, kapamilya, na pwede nyo pong balik-balikan ang episode na to via podcast na mapapakinggan nyo po sa Spotify, Apple Podcasts, at sa iba't iba pang podcast streaming platforms. Kapamilya, unti-unti na bumabalik sa normal ang lahat, pero huwag nating kalimutan magmahalan dahil tayo ang ligaya ng isa't isa. Muli, I'm Jeremiah with Miss Meg Imperial and Miss Jenny Miller. See you guys next time only here on Kapamilya Chat. Bye everyone. Thank and stay you. Safe! Bye! Bye! Kapamilya Chat!